Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita, patuloy na naapektuhan ng major technology outage ang ilang mga kumpanya at tao sa buong mundo. Nagdaos ng emergency meeting kagabi ang pamahalaan ng Australia sa mga kumakatawan ng mga industriya. At naharap sa 16 na taong pagkakakulong sa Russia ang US journalist na si Evan Gershkovich dahil sa kaso ng paniniktik. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, patuloy na naaapektuhan ng major technology outage ang ilang mga kumpanya at tao sa buong mundo. Dahilan nito ay isang bug o defect sa isang update na inihatid ng cybersecurity company na CrowdStrike para sa mga Windows users. Napag-alaman ang CrowdStrike ay may makabuluhang share sa pangmundong merkado at ang outage ay sinasabing pinakamalaking issue na naitala. Ayon sa CrowdStrike CEO George Kurtz, naayos na ng kumpanya ang bug sa software, ngunit maaring tumagal pa bago tuluyang maging normal ang mga computer system. Sa ibang balita naman, nagdaos ng emergency meeting kagabi ang pamahalaan ng Australia sa mga kumakatawan ng mga industriya, kabilang na ang CrowdStrike sa nangyaring IT outage. Pagtapos ng pagpupulong, naglabas ng pahayag si Hamish Hansford, Deputy Secretary ng Home Affairs Cyber and Infrastructure Security Center, na huwag magpanik. Kabilang at patuloy na apektado ang mga bangko, airport, supermarket at media outlet. Ngunit gumagana pa rin ang emergency calls gaya ng 000 at mga mahalagang infrastruktura at serbisyo ng pamahalaan. Sa ibang balita naman, naharap sa 16 na taong pagkakakulong sa Russia ang US journalist na si Evan Gershkovich dahil sa kaso ng paniniktik. Naaresto ang Wall Street Journal reporter nitong Marso habang nasa syudad ng Yekaterinburg. Inakusahan siya na nagtatrabaho para sa Central Intelligence Agency na itinanggi ng journalist at ng journal. Sinabi ng Secretary of State Anthony Blinken, sinisikap ng Estados Unidos na ayusin ang pagpapalaya sa kanya. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, uulan at 19 degrees Celsius. Sa Adelaide, uulan din at 15. Melbourne, aambon at 12 degrees Celsius, habang sa Hobart, maulap at 12. Canberra, uulan at 9 degrees. Sa Sydney, mahangin at maulap at 17. Habang sa Brisbane, maaraw at 23. At sa Cairns, maaraw din 26. At sa Darwin, maaraw din at 30 degrees Celsius. Yan ang mamainit na balita. Sa puntong ito, ako si Claudette Centeno. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.